Panalangin sa Mahal na Birhen ng Carmelo. Santa Maria, Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin, O katamis-tamisang ina, na lagi mo kaming samahan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo din ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, Mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami.
Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, ipanalangin mo po kami.
natin sa pagdiriwang sa banal na misa ang pasasalamat ni na Alex Tess Hernandez, Louie Lenny Carmela Andriel Reynoso, Maria Cristina Bernardo at pamilya, Marvin at Susan Paraiso at pamilya, Elaine Ann Pagsibigan, MVDB Dental Clinic, Leo Cruz. Para sa nagtatanging kahilingan ni Renato Castillo at pamilya, Vicente, Ros Vicente at pamilya, Pilo at Mila Parado at pamilya, Leonila De La Cruz at pamilya, Benny Santos at pamilya, Josie Capuli at pamilya, Pat Cristobal. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Joel Nalazoco, Edward, LG Angeles, Sylvia Anyak, Paul Justin Coronel, Marilyn Gadi Bunsalan. Thanksgiving Aurora Samaniego at pamilya, Maetel at Evelyn Alincastre, Marilyn Gadi Bunsalan, Denmark Bunsalan at pamilya. Special Intention, Christian Danau, Jefferson Gan, Irene Samaniego, Benson Gan, Gerardo Trilliana, Alvin Salson, Alvin Abigail, at Annika Borja, Marvic Tantoco, Aristol Achenza, Elena Oliveros, Ryan Angelo Tantoco, Sofia Ann Joygos, Leonila Tantoco de la Cruz, Maria Charina Soriano, Carlota Canilao, Healing and Recovery, Estelita Borja, Nicanor de la Paz, Dr. Amparo Banyes, Ricky Dauba, Rosalina Tantoco, Mendoza, Dito Abayan, Mirna Vidal, Angelina Peña, Mia de los Reyes, Oliver Quezon, Richard Ortiz, Evelyn Derama Zagala, Dolores Tantoco, Stander, Carmela Marie Reynoso, Constancia Pangan, Attorney Edwin Angeles, Richard Rodelas. Para sa mga kaluluwa nina Ermelindo Gilbert, Sis Nene, Brother Juanito, Sis Julie, Sis Ofelia, Consolacion, Benibaldo, Andrew Robin, Maria Belen, Levi Shina, Olivia Sheila, Marie Aurora, Clawford, Consuelo, Hazel, Maria Nanette, Herminia, Architect Francisco, Angel Mamerto, Gabriel, Anika, Marinel, Deya Jovit, Remigia, Hermones, Ma Teresa, Pauline, Ramon, Senyor Josefina Agripino, Maria Prosperita Rita Dominador, Josephine Edgardo, Erlinda, Jose Pedro, Elaine, Rose Ann, Felicita. Mga kapatid, muli na naman tayo nagsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesukristo. Tumayo po ang lahat masiglang makiisa sa pagdiriwang. Di paninyo ang trumpeta.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang pag-unita kay San Carlos Borromeo, isang obispo. Siya ay nabuhay noong 16 na siglo at dumating din ang panahon ng pandemya noong siya ay arsobispo ng Milano sa Italia. Binigay niya ang lahat ng kanyang makakayanan upang makatulong sa mga nangangailangan. At isa siya sa mga nagtulak na magkaroon ng mga seminaryo sa buong mundo upang ang mga pari ay tunay na maihanda sa ministeryong kanilang susuungin. Ihanda natin ngayon ang ating mga sarili sa banal na pagdiriwang na ating isasagawa sa pamamagitan ng paghingi muna sa Panginoon ng tulong at awa. Ama sa langit, sa mga pagkakataon sa aming buhay na nagkulang kami ng pananampalataya sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hesukristo, sa mga pagkakataon sa aming buhay na hindi ka namin nakilala sa aming mga kapatid na nangangailangan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Espiritu Santo, sa mga pagkakataon sa aming buhay na hindi namin tinanggap ang liwanag na iyong binibigay, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayong lahat tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumupuspos sa obispong si San Carlos upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis ng anak mo para maipamalas namin ang kanyang muka sa mundo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po lahat. Tayo ngayon ay nasa bahagi ng leturiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo ay nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo ay namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw, bakit mo naman hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos sapagkat sinasabi sa kasulatan, sa aking pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, isinusumpa kong ang bawat isa ay luluhod sa harapan ko. At ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan,
Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tayo po lahat. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko ay ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan. Kaya naman ako ay walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa pooy hinihiling. Ang ako ay lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya ay mamasdang ko at yaong patnubay niya ay matamo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako ay nananalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo ay magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tayo po magsitayo bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga eskriba. Ang sabi nila sa pamamagitan, ang taong ito'y nakikisalimuha sa mga makasalanan at nakikihalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may sandaang tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang matagpuan niya, hindi ba? Kapag nasumpungan na niya ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at hahanaping mabuti hanggang masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas
ang nawawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kaniyang kasalanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Magsiupo po ang lahat makinig sa homilya. Mapapansin po natin, sa apat na ebanghelista, si San Lucas ay napakaraming mga talinhaga na binanggit hinggil sa awa at pangangalaga ng Diyos sa tao. Kaya't ang ebanghelyong ating narinig ngayon ay nagmula sa 15 kabanata sa ebanghelyo ayon kay San Lucas. At sa 15 kabanata sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas ay matatagpuan ang tinatawag na Parables of Mercy, ang mga talinhaga ng awa o habag ng Diyos. Ang tatlong talinhagang ito, dalawa ay binanggit ngayon. Ang una ay talinhaga ng nawawalang tupa. Ikalawa, ang talinhaga na nawawalang salaping pilak. At ang ikatlo ay yung nawawalang anak o alibughang anak. Ano ang sinasabi sa atin ng mga talinhagang ito? Una muna, ano ba ang isang talinhaga? Ang isang talinhaga ay isang kwento dito sa lupa na may aral na makalangit. A parable is an earthly story with a heavenly message. Ano ang sinasabi ng dalawang talinhaga dito sa atin ngayon? Dito natin makikita na mahalaga ang bawat tao para sa Panginoon. Dito rin natin makikita na mahalaga ang bawat isa sa atin. Huwag nating sabihin, wala naman akong halaga, ganito lang nagagawa ko, hindi pangkaraniwang tao lamang ako, ano magiging kinabukasan ko? Ang kinabukasan mo ay ang Panginoon. Kaya nga, sa unang pagbasa pa lamang sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ay pinaaalala sa atin ang kahulugan ng pananagutan. Itong mga salita sa awiting pananagutan ay hango dito sa unang pagbasa sa 14 na sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Bakit? Sapagkat ang bawat isa sa atin ay sa Diyos. Kaya magandang maalala natin ang limang katangian ng bawat tao. Ano ba itong limang katangian ng bawat tao? Una, ang bawat tao ay katangi-tangi. Hindi po katangi-tangi, ha? Ang bawat tao ay katangi-tangi. Ang ibig sabihin nito, one and only. Walang dalawang tao ang magkamuka. Tumingin kayo sa paligid ninyo, wala kayong makikita ang dalawang taong magkamuka. Kasaliksikin niyo ang apat na sulok ng mundo, wala kayong makikita ang dalawang taong magkamuka sa lahat ng aspeto ng buhay, kahit na magkakambal. Ibig sabihin nun, kung ikaw ay katangi-tangi, ikalawa, ikaw ay mayroong kahalagahan, kaya dumating ka sa mundong ito. At kung ikaw ay mayroong kahalagahan, ikaw ay mayroong kagandahan na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. At ang ikaapat ay, ikaw ay mayroong karangalan bilang anak ng Diyos. Ngunit makikita rin natin sa kabila ng apat na unang magagandang katangian, ang bawat tao ay mayroon ding kahinaan. Kaya nga, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Hindi kaya ng Diyos lumayo sa tao.
Kaya tumutuwa siya kapag ang tao'y nagbalik loob. Hindi ang Diyos ang lumalayo sa atin. Tayo ang lumalayo sa Kanya sapagkat hindi niya kayang pabayaan ang taong nilikha niyang kawangis niya. Kaya hindi tayo dapat mawala ng pag-asa sa buhay at dapat nating makita parati sa linggong ito, binibigyan din niyon na ang bokasyon ng bawat isa sa atin ay maging santo at maging santa. Ito ang nakalimutan ng marami. Parang tumatakbo ang buhay na hindi nakikita, na isa lamang ang layunin ng buhay dito sa lupa at sa kabila, at ito ay makaisa ang Diyos. Bakit kayo sumama nakikisa sa apostolado ng El Shaddai? Bakit kayo nagsisimba? Bakit kayo nananalangin? Sapagkat iyan ang daan patungo sa pagiging santo at santa. Katulad ni San Carlos Borromeo na ginugunita natin ngayon. May maling kaisipan na lumalawak sa mundo, kumakalat sa mundo na iniisip natin, mahina ako, marami akong kasalanan, hindi ako magiging santo. Sabihin ng isang babae, marites ako, hindi ako magiging santo. Hindi ko malaman, tawa ng tawa yung mga kausap kong kabataan kahapon. Sabi ko, ano ba yung kahulugan ng marites? Yung pala, yun ang tawag nila ngayon sa chismosa, marites. Meron bang marites dito ngayon? Ngayon, sasabihin, marites ako, hindi ako magiging santa. Hindi. Ang liwanag ng Diyos ay patuloy na ibinibigay sa atin. At katulad ng nawawalang tupa, nawawalang pilak at nawawalang anak, tayo ay parating hinihintay ng Panginoon na tunay na magbalik loob sa Kanya. At ang pamamaraan para maging santo at maging santa ay wala sa ating lakas kung hindi nasa lakas ng Panginoon. Kaya katulad ng sinasabi sa Salmong Tugunan, makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa bawat isa sa atin kung ating isa sa buhay ang salita ng Diyos at pagsunod sa halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Tayong lahat ay pinangangalagaan ng Diyos at ang bawat isa sa atin, tandaan natin, ay mahalaga para sa Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, ang Panginoon, ang pastol na nakakakilala sa bawat isa sa atin sa ating pangalan. Iniialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos, nagtitiwala sa Kanyang personal na pag-ibig sa atin. Tutugon tayo, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Tayo po lahat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang simbahan nawa ay maging buhay na tanda ng tunay na pagkalinga at buong pagmamahal na pagtingin sa mga tinanggihan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga himiwalay